Ted or thyroid eye disease. Ano po ba to? Kasi medyo hindi kami familiar dito na ang thyroid. Alam namin thyroid nandito. So paano po nakaapekto ng thyroid eye disease? Yes. Ano po ba ito? So usually thyroid eye disease, ito yung condition wherein yung thyroid hormone natin, yung excess thyroid hormone, nakaka-affect na sa both eyes, yung tinatawag nating eyeball ng bata. So what happens is yung tinatawag na autoimmune na condition. So may inflammation, may pamamaga na pinapamaga niya yung muscles ng mata. So tumataba yung muscle, yung taba, kumakapal din. So nagpro-protrude palabas, lumuluwa yung mata ng mga pasyente. No? So yung makikita mo sa picture, so yan yung typical na active phase ng isang may thyroid eye disease. No? So mapapapansin niyo may ano siya, may swelling no around the eyelid, no? Parang kasi yung iba ang initial kala infection eh. Colite or any eye infection lang. Hindi na nila binigyan sila ng gamot, hindi gumagaling. Lumalala, pagbalik niya, "Doc, bakit yung mata ko nakaluha na ngayon?" Nagdoble yung paningin, very ano na, ngayon may pain na, masakit na kapag gumagalaw yung mata. Kasi masikip na yung loob ng eyeball eh. So, yan yung thyroid eye disease. Kasi mapula, hindi nila alam kung bakit. Tapos, syempre, natatakot na sila. Kala na may tumor na tumutubo. No? Pero actually, it's just your muscles and the fat around the eye. Muscles and fat. Na namaga, lumaki. Kaya yan, pinupush niya yung mata mo palabas. Sabi niyo po yun na ano to, hormonal problem. Parang sobra sa hormone. Yeah, mga hyper. Yung mga hyper. So yung mga may hyperthyroidism, doc, prone sila sa ganito. O pati may hypothyroidism. Pwede rin sila mag-develop ng... Yes. May small percentage ng mga may hypo rin ang may ganito. Bakit? Kasi ang hyper or hypo, may inflammatory cause na nangyayari. May some degree of swelling na nangyayari. Kaya, mas common pa rin sa hyper. Pero yung hypo, pwede rin. Okay. It's mainly, actually, it's an hormonal imbalance, say, thyroid eye disease. Sa mga ganun, doc, mas common po ba ito sa mga, may mga age group po ba na common to at mga, kung sa basehan sa gender, kung babae o lalaki, mas common saan? Okay, so mas common to sa babae. Babae. Kahit sa yung mga thyroid problems, kasi babae din eh. Tama. No? So, age group, mga 45 and above. No? Okay. Sabi niya 45 to 55. Tapos parang medyo nagsastop. Then again, comes back at 65 and above. Okay. Pero doc, may chances ba na yung mga kaedad namin magkaroon ng ganito or mas bata pa? Yes, actually, pwede rin. Pwede younger, rin. No? Recently, meron ako na-encounter din na ganito rin. Same problem, pero sa kanya, actually, gusto niya magpa-check sa albularyo. Kala niya kasi nakulam na siya eh. Kasi ganun, namamaga yung around the eye. Tapos sabi niya parang naduduling siya. Hindi niya alam bakit. Siyempre, unang takot niya is baka may tumor sa ulo. Tapos nag-worsen. Binigyan namin ng gamot, una. Tapos yung tinanong namin siya, any signs and symptoms of a hyperthyroidism? When you say hyperthyroidism, ano yan? Laging pagod. Pawisin, no? Tapos uhaw na uhaw lagi, malakas kumain. So para kang laging nasa ano, go okay. State yung katawan mo. Talagang ano, hyper, pinapapawisan kahit naka aircon, ang init na init. Uh-oh. Yan. So sabi namin, lahat meron, sabi, puting galaw ko na, pinagpapawisan ako. Ayan. So pina-work up namin siya ng blood test lang naman. So nakita namin, yung taas ng thyroid hormone. Thyroidism, okay. So ngayon nagte-treatment siya. Ayan, mata niya medyo bumabalik na sa dati. So kahit papaano, happy siya. Pero we have to understand itong thyroid eye disease is it's a chronic condition. So ang ginagawa lang ng pag-control mo ng thyroid hormone is pinapa-quiet lang niya yung mata. Binabalik niya sa normal. Pero once na you forget your medications, medyo bumalik na naman, ayan na naman. Kino-control lang. Yes. Control lang. Pero kasi autoimmune siya eh. So it's a condition, di mo alam bakit ikaw lang may ganung reaction. Pero yeah, it's a lifelong condition. Pero you just have to maintain para hindi siya mag-present. Dok, sa mga may gantong thyroid eye disease, lagi po ba dalawang mata yung apektado o pwedeng isa lang mata yung mayroon ganito? So, most commonly, dalawa. Pero presentation niya, madalas isa muna.
Isa muna po yung mamagaga, no? Oo. Yung isa yung medyo mas malala, tapos mamaya sasabay na yung kabila. Okay. Pero hindi, pero yung iba, we see it one eye lang. Meron din. Okay. So, yung may picture tayo doon, parang isang mata lang niya yung gumawa. Yes. Tapos we do CT scan. Ayan. No? Ay, hindi pala. Na, may isa, yung next slide data siya. So, merong tayong parang CT scan picture. Mm-hmm. Tapos yung mata niya is, yung isa lang yung nakaluwa. So, yun. You see yung muscles around it, medyo ang kapal pa lang. Ayan. Ayan. So, yan. Ito, isang mata lang niya. Mm-hmm. So, itong thyroid eye disease kasi ay, paano natin malalaman, no? So, initially, blood test lang, mga thyroid stimulating hormone, thyroid stimulating immunoglobulin. Ito yung mga antibody sa katawan na dapat wala dyan. Ito rin ginagamit natin to measure yung activity ng condition. Mm-hmm. So, kung masyadong mataas to, ibig sabihin, okay, kailangan mo i-take ng anti-thyroid hormone para bumaba, mag-normalize. Bumalik ka doon sa normal levels, gaganda rin yung mata. Sa mga kinakain, Dok, ano yung mga dapat iwasan nitong may mga problem na sa thyroid? Parang hindi na umabot nga sa ganito, pati yung eye disease na. So, actually, no, since it's a hormonal condition, no, so yung food alone, hindi siya talagang, walang specific food na talagang iti-take mo para okay, para ma-prevent to. Kasi it's an autoimmune condition, so talagang lumalabas na lang to at a certain age without, parang okay ka eh. Parang bigla na lang karoon ng ganun. Mm-hmm. So, hindi mo rin siya ma-predict. Pero history also may effect. Kung may family ka na ganito, yung tawag natin is thyroid stare, no? Parang naka... Nandidilat. No? Ang very common presentation din is nakikita mo na yung taas ng mata. Yung lid retraction, umaangat na yung lid eh. Kasi nga, lumuluwa yung mata mo. Kita mo na yung taas, which is dapat hindi eh. Diba? Yung taas ng mata na lumalabas na yan. Tapos yun na nga, may pain. Kasi sa sobrang sikip, hindi mo na masyado, tumingin ka dun, parang sakit. Pag ganun kasi, we do decompression surgery. So, kumbaga, kailangan mo luwagan yung mata, kundi pwedeng maipit yung gat eh. Paano luwag ang ginagawa sa surgery? Okay, so it's a bone decompression. So, babawas ka ng bone para magka-space. Buto na. Oh, medyo na yan, grabe na yan kung talagang hindi. Ay, nako. We try with medication, pero yung iba hindi nag-respond agad. Tapos parang syempre, time is of the essence. No? Minsan, pag medyo matagal na nakaganan yung mata mo, pwedeng ikabulag. Oh, ganun. Pag ganun, Dok, pag medyo may delay ka sa para i-treat yun, ano yung mga pwedeng eye disease mo na pwedeng makuha? Pag medyo may delay. Worst case scenario, yung blindness, yung pagkabulag. Kabulag kasi talaga. Kasi naiipit yung tawag na optic nerve, yung mga arteries around your eye, pwede yung mag-cut off yung blood supply. Okay. And yun, syempre yung pain, no? So, marami naman tayong medical management before tayo umabot doon. We try oral steroids. Steroids is an anti-inflammatory pang lessen ng swelling. Kasi sabi nila, we take selenium na supplementation. No? It's a supplement. Selenium anti-inflammatory. 200 micrograms a day for 2 years yan. To take mo. Medyo matagal. So talaga, ito is a condition na... Maintenance. Na medyo aalagaan mo and on and off. Pero syempre, pag na-control mo siya, okay kaya. Okay yung paningin.